ang mga road traffic signs at pavement markings o mas kilala sa tawag na road markings ay ginawa para mapanatili ang kaayusan sa mga kalsada. Nagbibigay ito ng mga impormasyon sa bawat drivers para malaman kung ano ang mga dapat gawin depende sa sitwasyon. Kaya napaka-importante na alam mo kung anong ibig sabihin ng mga ito para maiwasan ang mga aksidente. Kung ikaw ay isang legal na driver's license holder at dumaan sa tamang proseso, expected na ikaw ay marunong umintindi sa mga ibig sabihin ng bawat traffic signs at road markings. Dahil ang content sa written exam ay halos umiikot sa traffic signs at road markings. Pero kung ikaw ay dumaan sa picture at hindi nag-exam, malamang ay may sariling paniniwala ka sa ibig sabihin ng mga traffic signs at road markings, kagaya na lamang na may paniniwalang bawal daw mag-overtake sa kanan. Kamusta mga kabip-bip? Sa video na to ay aalamin natin ang tamang definisyon ng iba't ibang traffic signs at road markings sang-ayon sa batas at LTO at hindi ayon sa invento ng mga nag-fixers. Kaya kung gusto niyo matuto, simulan na natin to. Okay, para mas madaling maintindihan at hindi kayo ma-information overload dahil sa dami nito, kung ano na muna yung makita ko sa daan, yun na muna ang i-explain ko. Okay, ito ang double solid center lines. Double white man yan or double yellow or any combo, basta double solid line, hindi ka pwede mag-overtake dyan at all times. Inahati din ito ang dalawang daanan sa opposite direction. Pero pwede ka naman mag-left turn dyan or tumawid just in case na papasok ka sa kanto or isang establishment. Pero syempre, may halong pag-iingat. Madalas, meron ito sa mga blind spots at intersection. Ito naman ang broken white line. Kung papansinin ninyo, putol-putol na guwit siya. Meaning yan, pwede ka mag-overtake kaliwa man or kanan. So hindi po totoo yung paniniwala ng iba na sa kaliwa lang pwede mag-overtake. Pwede din po sa kanan basta ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon. Galing po mismo yan sa LTO reviewer. Kaya kung hindi mo yan alam, ibig sabihin hindi ka nag-exam. Pero syempre, ang pag-overtake ay may tama at safe na paraan. Meron din mismo yan sa LTO reviewer. Gagawa din ako ng separate video sa pag-overtake para mas detalyado. Pero at least alam nyo na ngayon na pwede mag-overtake sa kanan. Basta pasok sa kondisyon at may tamang pag-iingat. Okay, so ito naman ang pedestrian lane. For sure, madami nang may alam nito. Minsan tinatawag din siyang pedsing or pedestrian crossing. Pero yung iba, baka hindi alam na yung word or term na pedestrian, yan po yung tawag sa mga tao na lumalakad o tumatakbo o tumatawid. So hindi sila yung kalsada. Ang kalsada ay ang pedestrian lane. So ang tao ang pedestrian. Okay, next. Ang tawag naman sa mga ganito ay chevron signs. So madaming klase niyan. Ang pinaka-obvious ay yung mga nakikita natin sa zigzag. Pero ito, ang tawag sa kanyang marking ay width marker. So nakakatulong yan para matansya mo yung distansya mo sa gilid, lalo na kapag gabi. Okay, ito naman ang intersection. Ibig sabihin nito ay dalawa o higit pang daan ang nag-cross o nagsama. Kung papansinin nyo din, imbis na pa-cross ay pa-X ang road marking niya. Kasi bawal ka dyan huminto sa loob ng yellow box para hindi mo ma-obstruct or ma-delay ang ibang mga sasakyan. Pwede ka mahuli dyan pag nasa loob ka. So open dapat dyan at all times. Okay, ito naman ang no loading and unloading anytime. Ibig sabihin ay bawal ka magbabas sa lugar na yan anytime. Hindi lang po yan nag-a-apply sa mga public vehicles, kahit po sa mga private. Pag nagbaba kayo sa may ganito, pwede kayong mahuli. Ito pa yung mga ibang kagaya ng ganyang signs. Yung green pwede, yung red bawal. Ibig sabihin itong 2P, hindi double parking ha, ibig sabihin yan pwede ka mag-park dyan up to 2 hours. Kadalasan meron ito sa may Makati, may oras ang pag-parking. Ito namang fire hydrant, yan kumukuha ng tubig ang mga bombero natin, kaya wag na wag kayong magpa-park dyan. The rest ay madali nang maintindihan. Ito namang mga barriers madalas natin makita kapag may kinoconstruct. Minsan ginagamit din ito sa paghiwalay ng mga lanes. Okay, ito naman ang no parking sign. Ibig sabihin, bawal pumarata dyan, kundi ikaw ay pwedeng mahuli. Ito pa yung mga ibang kagaya niyan.
I-post nyo na lang muna ang video kung gusto nyo itong basahin. Di na kasi kailangan ipaliwanag lahat to kasi basta marunong ka magbasa, madali na siyang itindihin. Okay, dito naman, kung mapapansin ninyo, naging solid white lane na yung road marking. Ibig sabihin yan, mag-stay ka lang sa lane mo, huwag lumipat ng lane. Pero para yan sa 2 or more lanes. Kung tig isang lane lang bawat direction, pinapayagan naman ang pag-overtake dito. Pero mas kailangan ng double ingat. Para mas ligtas, antayin mo na lang na magputol-putol ang linya. Ulitin ko lang ha, para sa 1 lane lang bawat direction yon. Pero kung kagaya nito, dapat mag-stay ka lang talaga sa lane mo. Kasi pag dinisigard mo yan, pwede ka mahuli. Meron nga din pala itong pavement arrows, so nabibigay ito ng direksyon ng flow ng traffic. Pag isa pa ito sa dinisigard mo, pwede ka din mahuli. Okay, ito naman nagsasabi na two-way road ahead. Actually, two-way na to. Pero may ganyan siguro dahil magkakaroon ng island or barrier sa gitna. Ito pa yung mga ibang signs na kagaya niyan. And then, nagwa-warning din siya ng stop. For sure dahil yan dito sa pedestrian lane. Pero since di naman tayo ganun kabilis at clear naman, pwede na tayo dumiretso. Okay, another chevron sign ito. And then yung nasa taas, pinapag-keep right tayo. Kasi dito sa kabila ay opposite direction. Okay, horizontal sign naman yan. Madalas meron yan sa mga zigzag roads. Nagbibigay ng mga impormasyon para malaman natin ang road curve ahead. Ito naman ang ibang mga kagaya niyan. Ito naman mga reflectors. Nakakatulong yan sa vision mo kapag gabi. Kagaya niya ng mga ito. Ang tawag sa mga ganito ay raised pavement markings. Okay, isa naman ito sa mga intersection signs. Meaning niyan ay papalapit ka na sa intersection side road. Ito pa yung mga ibang kagaya niyan. Ito yung rotonda, yung pabilog o paikot na daan. And then the rest ay yung mga iba't ibang klase ng intersection. Okay, malapit na tayo sa intersection ulit. Maganda to kasi dito madami nagkakamali para makorekt natin sila. Okay, itong unang guhit na puting pa horizontal, ang tawag po dyan ay stop lines. So dyan po dapat mag-stop at huwag lalagpas dyan kung sakaling red ang stoplight. Ang nangyayari kasi ay hanggang doon sa may pangalawang guhit, may mga pumipwesto doon. Kadalasan nakikita ko dyan mga nakamotor. Kung di nyo po alam, ay pedestrian lane din po yan. Wala lang siyang guhit-guhit na kagaya nito. So huwag po kayong lumagpas sa stop line at huwag harangan ang daanan ng mga pedestrian. Kung kilala niyo po si Colonel Bosita, madalas niya sitayin ng mga nakapwesto dyan. Hindi lang mga nakamotor, pati naka 4 wheels din. Kaya sa mga gumagawa niyan, sana alam niyo na po ngayon. Ito naman ang no right turn on red signal. May mga times na pwede kang mag right turn anytime. Pero kapag may nakalagay na ganyan, huwag niyo na po ipilit na mag right turn kapag nakaret ang stoplight. Dahil meron pa din po makukulit na gumagawa niyan. Pag nahuli sila, sila pa yung matapang at piling nape. Ito pa yung mga ibang kagaya niyan. Okay, ito naman, hindi yan yung sa speed limit. Ibig sabihin yan 20T, bawal dumaan dyan yung mga heavy vehicles na more than 20 tons ang bigat. So, pwede mahuli yung mga truck na dumaan dyan kung more than 20 tons ang weight nila. Ganito ang sa speed limit. Ito naman, kagaya kanina, nagsasabi lang na papaliit ang daan or bridge. Okay, ang tawag naman sa mga ganito ay advanced direction signs. So, nabibigay ng information at direction sa mga specific na lugar. Kagaya nito. Okay, so direction sign ulit ito. Ito naman ang loading and unloading zone para sa mga jeep. So, yan ang tamang babaan at sakayan.
Then another direction sign, one way. Dito naman sa one way, kung saan nakaturo ang arrow, meaning yun ang direction ng one way. So ito nakaturo sa kaliwa. So pakaliwa ang one way niyan. Kaya ibig sabihin, hindi ko yan pwedeng pasukin. Dahil pag binasok ko yan, pakanan ako. So makakasalubong ko yung mga sasakyan na puro pakaliwa. Magdudulot yun ng delays at worst ay aksidente. Kaya pag nagkamali ka ng pasok sa one way, pwede ka nun mahuli. Okay mga kamag-anak din to ni one way sa direction sign. Then ito naman ay no U-turn. At ito naman ay papasok ng NLEX. So kung papansinin ninyo, hindi naman ganun kahirap matutunan yung mga traffic signs at road markings. Kasi paulit-ulit mo ito makikita. Sa umpisa lang mukhang nakakalito. Pero the more na nagda-drive ka, the more na nakukuha mo siya. Although, madami pa ang mga traffic signs at road markings na hindi ko nabanggit. Kung gusto niyo pa pag-aralan ng masinsinan ang iba pang mga traffic signs at road markings, maglalagay ako ng mga reliable source sa description. Okay, I hope may natutunan kayo sa video na to. Huwag kalimutan na i-follow ako sa mga page na to. Until next time mga kabib, magabang lang at mag-subscribe.